na talaga ang panahon. Again, yung ating topic po ngayon ay Satan's Trojan Horses. Handa na po ba tayo? Yes, handa na po tayo. Now, base po sa isang Greek legend, meron pong digmaan ang Griego sa pagitan ng mga taga-Troy or the city of Troy. Kaya lang, parang hindi po talaga kaya na masakop ng mga Greeks or ng mga Griego ang city ng Troy, kaya gumawa po sila ng bagong strategy. Yung strategy po nila, nagpanggap po sila na umalis na kasi nagpanggap po sila na sila ay natalo. At umalis na po sila dun sa labas ng city of Troy at may iniwan po silang isang wooden horse bilang parang trophy or gift sa kanila. Ibig sabihin, tanggap na ng mga Griego na talo sila laban po sa mga Trojans or sa mga nandoon sa city of Troy. Pero di nila alam na sa loob pala ng kabayong yan ay meron pala yung mga sundalo, mga kaibigan. At nang nakita ng mga Trojans yung wooden horse doon sa labas ng kanilang gate, parang ayaw nilang tanggapin kasi baka trap po ito. Pero merong isang espiya sa loob na nagsabi, ah, wala na. Wala na po yung mga taga-Griego. Yan ay yung kanilang gift para sa atin kasi tayo po ay nanalo. Kaya sabi ng espiya na, okay, ipapasok yan. At nakumbinsi niya po yung mga Trojans na ipapasok po yung wooden horse na yan. At nang gabing yun, mga kaibigan, binuksan ng espiya ang pintuan ng kabayong yan at doon nagsilabasan ang mga Griegong sundalo at binuksan din nila yung gate kasi nandoon din pala naghintay yung mga Greek soldiers, mga kaibigan. At dahil doon nakapasok po sila at nasakop po nila ang city of Troy. Napaka-wise, mga kaibigan, na paraan ng pananakop. At mula noon, ang Trojan horse, yun po ay naging simbolo na ng isang strategiya para makapasok po ang kaaway, mga kaibigan. Question, meron kayang mga Trojan horse si Satanas na ginagamit niya para makapasok ang ating kaaway or yung mundo sa ating buhay, mga kaibigan? Ating pag-aralan ngayon ang mga Trojan horses ni Satanas. Sabi dito sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Now, dito mga kaibigan, ang mundo ng ating kaaway, ang ibig sabihin dito ng sanglibutan or mundo, ay yun po yung kasalanan na makikita po natin sa sanglibutan. At ang Diablo po, hinahangad niya po na makapasok po yung mga makamundong ang gawain sa ating buhay sa pamamagitan po ng kanyang mga Trojan horses. Now, mga kaibigan, mahal ba natin si Jesus o ang sanlibutan? Hindi po natin mahalin ang dalawa at the same time. Now, dito sa ating pagpapatuloy na ating pag-aaral, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At bakit nga natin mamahalin si Jesus? Kasi sabi din sa 1 John, sabi po sa 1 John 4:19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin, mga kaibigan. Now, saan ba natin makikita ang pinakadakilang demonstration ng pagmamahal ni Jesus sa atin? Saan po natin makikita? Sa krus, mga kaibigan. At kapag nakita po natin si Jesus na namatay sa masaklap na paraan dahil sa ating kasalanan doon sa krus, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-ibig, yan po yung pumupukaw sa ating pagmamahal sa kanya, mga kaibigan. Kasi nga, sabi dito na, love awakens love, mga kaibigan. Dito, ginive up po ni Jesus ang lahat para po sa ating kaligtasan. Ano pong gin-give up ni Jesus, mga kaibigan? Lahat ng mabuti ay iniwanan po ni Jesus para sa atin. Ano ba yung gin-give up niya? Ang pagsamba sa universo, yung kanyang trono, lahat ng kaluwalhatian po doon sa langit ay iniwan niya para lang po pumunta dito sa ating mundo at para magdusa at para mamatay para sa atin. At kaya, minsan, hinihiling din ng Diyos na meron po tayong i-give up
sa ating sarili yung mga bagay na masama para po sa kabutihan natin at kapag ating susundin si Jesus. At dahil binigay ni Jesus yung lahat para sa atin, hindi ba dapat willing din po tayo na mag-give up para kay Jesus, mga kaibigan? Sabi sa Luke 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, ating tanggihan ang ating sarili. Bakit? At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Gusto ba nating sundin si Jesus? So, dapat na pasanin po natin yung ating krus, mga kaibigan. Now, for example, i-deny or ating tanggihan ang ating sarili, ibig sabihin yun na gawin po natin kung ano yung gusto ni Jesus, hindi yung ating gusto, mga kaibigan. Sundin lamang kung ano yung gusto ni Jesus. For example, gustong-gusto ko talaga kumain ng camel na karne. Kaya lang, sabi ng Biblia na bawal kumain ng karne. So parang nag-cross po yung aming yung aking kalooban at saka kalooban ng Diyos. At sabi ng Diyos na pasanin po natin yung cross natin, mga kaibigan. Now, hinindian ba ni Jesus yung kanyang sarili? Tinanggi ba ni Jesus yung kanyang sarili? Yes, mga kaibigan. Marami po siyang give up para po sa atin. At kapag susundin po natin si Jesus, dapat po ay willing din po tayong tumanggi para sa ating sarili. Kasi it will cost something to follow Jesus. Sabi sa Luke 14:33, kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa ano po? Sa ano? Sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko, mga kaibigan. Again, tanggihan po natin yung lahat, mga kaibigan. Dapat po ay willing tayo na i-give up ang kahit anuman para makasunod po tayo kay Jesus. Yung mga bagay na makakahadlang sa ating relasyon kay Jesus, pwede po siyang maging trabaho, kaibigan, pamilya, simbahan, ari-arian, kahit anong bagay na makakahadlang po sa ating relasyon kay Jesus, mga kaibigan. Now, meron kayang mga bagay, tanungin po natin yung ating sarili, meron kayang mga bagay sa aking buhay na hindi ko willing i-give up para kay Jesus? Kadalasan, naghahanap po ang mga Kristiyano ng relihiyon na walang bawal. Ayoko dyan kasi maraming bawal. Gusto ko dito kasi walang bawal. Mga kaibigan, ang isang relihiyon na walang bawal ay kagaya po ng pag-aasawa na walang bawal. Di ba po ba kapag kasal na, di ba po maraming bawal? Totoo ba yun kapag kasal na maraming bawal? Hindi. Kasi, di ba, kapag kasal na, hindi ka na basta-basta makakasama sa iyong barkada. Di ba? Marami ng parang restriction at hindi ka na pwede na maglaro kung ano yung, kung gusto mong maglaro ng basketball kasi meron ka ng pamilya, meron pong mga maraming restrictions at di ka na pwede umuwi ng napakagabi na kasi may asawa ka na. So marami pong mga restrictions, marami pong magbabago kapag ikaw ay ikinasal na. Sabi nga ng partner ko na sana kung dalaga ako ngayon, talagang pumunta sana ako sa iba't ibang lugar, pero kaya lang meron na akong husband eh. Yung husband na yung magsasabi sa gagawin ko. So meron pong mga restriction kapag tayo ay ikinakasal. Pero kahit mayroong mga bawal, mga kaibigan, masaya pa rin ba ang pag-aasawa, mga kaibigan, kahit maraming bawal? Yes, masaya pa rin. Dahil po sa pagmamahal, mga kaibigan. Kahit maraming mga bawal, hindi mo na pwedeng gawin kung ano yung pwede mong gawin or anong gusto mong gawin. Pero okay lang kasi mahal po nila ang isa't isa. At ganun din po kapag mahal natin si Jesus. Walang problema, kahit meron man tayong i-give up, basta't mahal lang po natin si Jesus. Sabi ng iba na, naku, paano na lang to? Hindi na ako makakakain ng camel. Hindi na ako makakakape. Hindi na ako pwedeng uminom ng alak. Paano ba to? Magsasamba na talaga ako nito. Mag-ikaw po na ako. Ang bawal po ba ang problema? Mga kaibigan, hindi po kasi base po yan sa pag-ibig po natin kay Jesus. No? Na pakikinggan niyo ba ang aking boses? Okay, akala ko parang siya. Okay. So, dito mga kaibigan, yung question is hindi po yung kung ano yung gusto natin, kundi kung ano po yung kalugod-lugod ni Jesus, yung prinsipyo dyan. Sabi sa John 14:15,
kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pero kung ayaw mo talagang mahalin si Jesus, huwag mong sundin yung kanyang kautusan kasi mahihirapan ka lang. Kasi sa pagsunod ng kautusan ng Diyos, kailangan po ng pag-ibig, mga kaibigan. 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa kanya sapagkat ito po yung ating gagawin. Tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ibig sabihin, kapag mahal po natin si Jesus, meron pong dalawang bagay na dapat natin gagawin. First is, tuparin yung kanyang utos. At second, gawin natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ano bang ibig sabihin ng kalugod-lugod sa kanyang paningin? Let's continue, mga kaibigan. Kaya lang, maraming mga Kristiyano ngayon, sinusubukan po nila na mahalin si Jesus at the same time, mahalin din ang mundo. Pero posible kaya yan? Hindi, mga kaibigan. Sabi ng 1 John 2:15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan at kung sino man ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, hindi po pwede yung at the same time mahalin natin si Jesus at ang mundo. Kasi kapag iniibig mo yung sanlibutan, kalaban natin ang Ama, mga kaibigan. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Dito kapag sasabihin mundo, ibig sabihin yung mga kasalanan sa mundo, yung mga fun-fun, yung mga kalayawan ba yun? Yes, at saka yung mga bagay na di dapat gawin ng mga Kristiyano. James 4 verse 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kung friend po natin yung mundo, yung sanglibutan, ikaaway tayo ng Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sino po dito yung gustong maging kaaway ang Diyos? Wala po, mga kaibigan. Gusto po natin na maging friend ang Panginoon. Kaya atin pong huwag po natin ibigin yung sanlibutan, mga kaibigan. To continue, at meron pong mga Trojan horses, si Satanas, ang Diablo, para po makapasok yung mundo sa ating buhay, mga kaibigan. At ito po ay sensitibong topic. 1 John 2:16 sabi dyan, dito po makikita yung tatlong Trojan horses ng Diablo. Sapagkat, ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, that's number one Trojan horse. At ang masamang pita ng mga mata, number two. At ang kapalaluan sa buhay, yun po yung tatlo na yan, yung Trojan horse ng Diablo na ginagamit niya para po makapasok ang mundo, ang kasalanan sa ating buhay. So let's discuss first masamang pita ng laman. Yan po ay makakapasok sa ating buhay sa pamamagitan po ng mga senses natin. Usually sa eyesight, usually sa hearing, mga kaibigan. Ating pong titinang una, masamang pita na laman in the area of music or musika. Now, sa area ng musika na ating pinakikinggan, pwede po kaya na ang musika ay magiging dahilan para magkasala tayo? Pwede kaya? Pwede, mga kaibigan. Dito, sabi ni John Oates, siya po ay isang sa grupo niya na Hall and Oates Rock Band. Sabi dito, ang rock and roll ay 99% pakikipagtalik. Yung salita na rock at saka roll, mga kaibigan, yun ay 99% pakikipagtalik. Kapag ating pinakikinggan yung ganyan na mga musika, yun po yung sinabi ni John Oates, mga kaibigan. Yan po yung masamang pita ng laman. Sabi naman dito, na meron pong iba't ibang klase ng musika sa mundo. Merong, yung rock music, merong classical rock, regular rock, acid rock, hard rock, ano pa yan naman rock, rap, hip-hop, at country, western na music, mga kaibigan. At sabi dito ni Dr. Neil Nidley, ang mga tagapakinig ng, ano po? Rock music. Balaan po natin yung ating mga kabataan. Ay mas madaling matukso na gumamit ng droga at masangkot sa pakikipagtalik labas sa kasal or anong tawag nun sa English? Yung premarital sex, mga kaibigan. Ang tagapakinig ng heavy metal, yung napaka-alingasaw na musika, ay sa kadalasan nakakapag-isip na
magpakamatay, sabi ng doktor. Mga kaibigan, yung ritmo ng rock ay nagtutulak po na magkasala ang tao. Yan po ay mose sa pakikipagtalik at in-eating habits, mga kaibigan. Isa naman dito, ang isang koro na kumakanta ng religious rock, so meron palang religious rock. Yung musika, mga kaibigan, na pang-religious, pero yung ritmo niya ay parang rock. Sabi dito, ang isang koro na kumakanta ng religious rock ay tinanong kung ano ang epekto ng ganoong uri ng musika sa kanila. At ano daw epekto? Yung sagot nila? Ito ay gumigising sa amin sa pakikipagtalik gaya ng ibang klaseng rock. Yun po yung sagot ng mga members sa choir. Sabi nila, kumakanta sila ng religious music, pero yung ritmo ay rock, yung resulta, mga kaibigan, ay pareho pa din sa mismong rock music. Sabi naman dito, sinong familiar po dito? Uy, The Beatles! Sabi naman ng The Beatles, ang aming musika ay may kakayahang magdulot ng emosyonal na instabilidad. Kaya pala maraming mga emo ngayon ng mga kabataan, dali lang umiyak. Disorganisadong ugali, rebellion at kahit pa, revolusyon. Now, saan po galing ang espiritu ng rebellion at revolusyon? Sa Diablo, mga kaibigan. At alam natin na ang musika na rock ay galing po sa Diablo. Sabi dito na yung rock star David Bowie, inamin niya po na ang rock noon pa man ay musika ng demonyo. At yung nakikita niyo na picture dyan, actually yan po ay isang Christian rock band. Banda ng mga Kristiyano na kumakanta ng mga rock music. Yung lyrics ay Christian pero yung ritmo ay pang-demonyo. Pwede ba yan, mga kaibigan? Dapat ba tayong makinig ng musika na galing sa Diablo? Dapat po piliin po natin yung ating mga musika, yung parang hindi po maalingasaw. Kasi sabi dito, Demon Possession and Music by Dr. Juanita McElwain. Sabi niya, ang parehong tukma na rhythm o ritmo ay ginamit sa tatlong relihiyon doon sa Afrikano, Indian, rock music at sa musikang ginamit sa pagpupulong ng mga faith healers. So yung rock na ritmo pala ang ginagamit ng mga faith healers. Ang Diyos o yung demonyo ay lumalapit kapag tinatawag siya ng sino man na gumagamit sa mga ritmo na ito. Kapag po tayo ay magpapatutog ng ganun na mga ritmo, mga kaibigan, tinatawag po natin yung espiritu ng voodoo kasi yun po yung ginagamit na ritmo doon sa mga tribu sa Africa. Ang demonyo ba ay pumupunta sa celebration type na servisyong pagsamba kung ang ritmo ng demonyo ay pinapatugtog sa Christian rock na musika? Kahit pa ang mga taong nandoon ay hindi naiisip na nagtatawag sila ng demonyo, may malakas na paniniwala na ang demonyo ay pumupunta nga. So sabi dito na ni Dr. Juanita na kapag merong mga pagsamba tapos yung ginagamit ng musika ay parang sa rock, yung ritmo, talagang sabi po niya na ano pong sabi diyan, pumupunta nga talaga yung demonyo, kaya nga maraming nangyayari sa loob ng pagsamba na yan, mga kaibigan. Sabi na kumikilos yung banal na espiritu, pero hindi po ganyan yung epekto ng banal na espiritu. At baka din po, ito po ay warning, baka din po papasok po ito sa Seventh-day Adventist Church. Sabi naman ng propeta ni si Ellen White, ang mga bagay na iyong tinukoy, ang Panginoon ay ipinakita sa akin na magaganap bago sasara ang pinto ng kaligtasan. So sabi ng propeta na bago pa man masasara ang pinto ng kaligtasan, meron pong mangyayari. Bawat kapwa na mga bagay ay may papakita, magkakaroon ng sigawan. Meron bang mga sigawan ngayon sa pagsasamba? Yes, mga drums, musika at sayawan. Meron bang sayawan sa mga pagsasimba ngayon? Meron pala. Ang pandama ng mga may isip na mga nilalang ay magiging litong-lito na hindi na sila mapagkakatiwalaan na gumawa ng tawang desisyon. Kasi yung image na mga kaibigan ay ano na nangyari, hindi ko ma-describe. At ito ay tinatawag na paggalaw ng banal na espiritu. Yung sinasabi nila na, nandito sa akin yung Holy Spirit, tapos parang nanginginig na sila, ganun. Pero tinatawag nila na banal na espiritu yun, pero hindi po mga kaibigan, iba po yun. Sabi dito niya, ang banal na espiritu ay hindi kailanman magpapahayag sa kanyang sarili sa ganitong pamamaraan na mayroong mga malingasaw ng musika sa ganyang bubuani ng ingay. Ito ay gawa ni
Satanas upang tapang ang kanyang makahinyong pamamaraan upang pawalang epekto ang dalisay. Sincere dapat po yung ating pagsamba sa Diyos ay dalisay, sincere, nakapagpapaibabaw, nagpaparangal, nagpapabanal na katotohanan sa panahon ngayon. Ang bubangin ng ingay ay gumugulat sa pakiramdam, yung parang beat niya mga kaibigan, at nagpapasama sa kung anong gagawin sa tamang paraan ay maaaring maging biyaya. Ang mga kapangyarihan ng mga ahensya ni Satanas ay umahalo sa gulo at ingay na nagagawa ng karnabal at ito ay tinatawag na gawa ng banal na espiritu. Noong kaninong kapangyarihan mga kaibigan? Kay Satanas. At nagbibigay po yung babala ang propeta na baka po makapasok po ito sa mga iglesia natin. Higit na po sa Seventh-day Adventist, sana po ay makinig po tayo sa warning po ng ating propeta. Sa Daniel 3 mga kaibigan, mababasa natin doon na yung banda po yung namumuno sa pagsamba. By the time na tumunog na po yung mga instruments, silang lahat ay yuyuko sa imahe mga kaibigan. At ngayon, marami pong mga iglesia na ang banda yung namumuno sa pagsamba. Paano na lang kung walang mga ritmo, hindi din sila makakapagsamba. Mga kaibigan, hindi po ako against sa musika. Ako po ay, gusto ko po yung musika. Pero, ibig sabihin dito mga kaibigan na dapat gamitin po natin yung musika na walang ritmo ng rock and roll. Kasi yan po ay sa Diablo. Tayo lang po ay makinig ng mga musika na noble, nakakapag-lift up po ng ating spiritual mind, hindi po sa ating mga katawan, mga physical na flesh, mga kaibigan. Next, paano naman ang pagsasayaw? Okay lang kayo na magsayaw, mga kaibigan? Now, ang ating paligid ay punong-puno ng mga bad influences. Merong alak, merong rock music, pangmumura, pagsasayawan, at sa isang New York na news, meron pong isang Catholic priest na siya po ay sinabi niya po na 3/4 ng mga babae na nagpapahayag or nag-confess sa kanya na sila po ay nangalo niya pagkatapos na sila ay magsayaw. Kasi, ang prinsipyo kasi dito mga kaibigan, Philippians 4 verse 8. Ano ba yung standard ng Kristiyano? Ano ba yung prinsipyo ng Kristiyano sa kanilang pamumuhay? Ito po, Philippians 4 verse 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat or good news, kung may anumang kagalingan at kung may anong kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin bilang Kristiyano, yung iisipin po natin ay kung yung mga bagay na merong katotohanan, dapat kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kagalingan at merong kapurihan or pure mga kaibigan. Yun po yung prinsipyo bilang mga Kristiyano. Atin po itong i-practicalize. Halimbawa, may gagawin ka, for example, manonood ka. Kung papanoorin ko ito, makikinood ba kaya si Jesus sa akin? Yun po yung prinsipyo. Dalhin po natin si Jesus sa bawang gawain natin. Kung makikinig po ako ng ganitong musika, makikinig din ba kasama sa akin si Jesus? Kung pupunta ako sa diskuhan, sasama kaya si Jesus sa akin? Nadalhin po natin si Jesus sa bawat gawain natin. Or kung maglalaro ako ng video games, makikipaglaro kaya si Jesus sa akin? If hindi mga kaibigan, huwag po natin gawin. Piliin lang po natin yung mga bagay na yun po yung prinsipyo natin bilang mga Kristiyano. Kasi meron pong standard ang Kristiyano mga kaibigan, hindi lang basta-basta ng mga tao. Number 2, punta po tayo sa masamang pita ng mga mata. Ito mga kaibigan, biktima po tayo lahat nito. 1 John 2:16. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata. Yung mga bagay na ating tinitingnan. Sabi po dyan, sa ating pagtingin-tingin, tayo ay nababago. At sabi ng 2 Corinthians 3:18, kung ano po yung ating titingnan, yun po yung magbabago sa atin. For example, kung ating titingnan si Jesus sa ating buhay, magiging kagaya tayo kay Jesus. Pero kung masama po yung ating tinitingnan or yung pinapanood, magiging masama din po tayo mga kaibigan. For example,
pornografiya. Alam niyo po ba na 90% ng mga kabataan na ages to 8 to 16 years old ay nakakita na ng pornografiya? Saan kaya nila nakita? Sa website. Habang ginagawa nila ang kanilang mga assignment, meron na lang biglang mag-pop up dyan. At yun mga kaibigan, 90% sa kanila nakakita na ng pornografiya. At sabi dito ni Dr. Dolph Zillman, Indiana University, ang negatibong epekto ng pornografiya ay mas palaging nagpapatunayan kaysa koneksyon ng panigarilyo at kanser sa baga. Ibig sabihin, merong parehong epekto sa panigarilyo kapag ang isang tao ay nanonood po ng pornografiya. Sa ating pagtingin-tingin, tayo ay nababago. Ang pusa yun mga kaibigan. At ito po, isang study. Sa edad na 16, 200,000 na po yung nakita nila na gawa ng karahasan. Sa edad naman na 18, 50,000 na po yung nakita nila na mayroong pagpatay at tangkang pagpatay mga kaibigan. Kaya pala, madali na lang sa tao na saktan ang kapwa-tao kasi nakikita din naman sa TV at sa kahit anong mga pinapanood mga kaibigan. Sa ating pagtingin-tingin, tayo ay nababago. At 80% sa mga sexual na relasyon sa TV ay labas sa kasal. Di ba po? Premarital mga kaibigan. Usually yung ipinapakita. Sa ating pagtingin-tingin, tayo ay nababago mga kaibigan. At sabi ng Psalms 101:2-3, ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. No, ano ba yung bagay na ating nilalagay sa harap ng ating mga mata? In English, mga kaibigan, ito po. Turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy way. Establish thy word unto thy servant who is devoted to thy fear. Nakita niyo po dyan yung TV? Mga kaibigan, tayong lahat po, biktima po tayo nitong cute na box mga kaibigan. Pero anong sabi nito? Kung gusto po natin lumago sa ating pananampalataya, dapat po tayo ay i-establish natin yung ating buhay sa salita or sa word ng Panginoon mga kaibigan. Tayong lahat ay biktima po nito. Pero kung uubusin man natin yung ating oras sa panonood po ng TV, hindi po ako again sa TV, pero sinasabi ko lang po na hindi lahat ng programa sa TV ay masama. Meron po mga Christian TV shows, meron po mga educational na mga palabas. At idagdag ko po na wag lang po tayo manood ng mga Hollywood movies. Kasi napakasama po ng mga Hollywood movies mga kaibigan. Piliin po natin yung mga educational, yung mga news mga kaibigan, or yung mga Christian shows mga kaibigan. Sabi po dyan, balang araw sa pagdating ni Jesus, pagsisisihan po natin yung oras na nagastos po natin sa panonood ng TV, pero never po natin pagsisihan yung lahat ng oras na ating iginugugol sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia at sa paggawa ng mabuting gawain. Sabi po dito ng isang medical science research, kada oras na nagagastos sa harap ng telebisyon, kada araw ay may dalang 11% mas malaking panganib na mamatay ng maaga sa lahat ng kadahilanan. At 18% mas malaking panganib na mamamatay dahil sa sakit sa puso, natuklasan ang bagong pag-aaral. Tayong lahat pala mga kaibigan ay biktima nito. Ang TV po pala ay delikado sa kalusugan. Sabi dyan ng isang news sa Blue Cross Blue Shield Association, watching TV shortens lifespan, study shows. Sabi naman dito ng isang news, watching TV could shorten your life, mga kaibigan. Nang maraming magandang rason, bakit huwag po tayong magbabad sa panonood ng TV? Instead, magbasa po tayo ng aklat. At sabi po ng medical science na yung pagbabasa ng mga challenging books, kagaya po ng Biblia, ay makapa-expand po ng frontal lobe. Marami na pong na-addict sa TV, mga kaibigan, pero meron po silang na-invento na instrument. Paano po mawasak yung Trojan horse na yan, mga kaibigan? Alam niyo po ba kung ano yung na-invento nila? Ito po yung sinabi nila, mga kaibigan. Isang hampas lang daw po, patay na po yung Trojan horse ng Diablo, mga kaibigan. Pero again, hindi po ako against
Kasi hindi po lahat ng palabas sa TV ay masama, kundi piliin lang po natin yung may virtue, yung Kristiyano, yung educational, at yun pong kalugod-lugod, basta't hindi lang din po Hollywood, mga kaibigan. Yan po, masamang pita sa laman, musika. Number two, masamang pita ng mga mata. Yung mga palabas, yung mga sasinihan, mga kaibigan, yung mga Hollywood. At isasali po natin dito yung mga video games. Sabi po sa medical research na ang video games po ay magkahadlang sa mental development ng isang tao. At inaatake po talaga ito, yung video games, ang ating brain. Kasi dito po sa ating brain, diyan po tayo makikipag-communicate sa Diyos, mga kaibigan, ang frontal lobe. Kasi alam ng Diyos na dito po tayo makipag-communicate sa Kanya. At gagawin po lahat ng diablo para wasakin po yung ating brain or utak, mga kaibigan. Next, number three, kapalaluhan sa buhay. Yan, kapalaluhan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ano ba yung kapalaluhan sa buhay, mga kaibigan? Alam niyo po ba na konting-konti lang ang nangangaral patungkol sa kapalaluhan sa buhay? Pero ito po yung pinaka-hate ng Panginoon. Kasi yung pride, yun po yung dahilan sa pagkawasak ni Lucifer. Ano bang Tagalog ng pride? Pagiging mapagmataas. And hindi po natin ma-overcome yung pride kapag hindi po natin i-surrender yung ating buhay kay Jesus. Ang pride po ay salungat po siya sa karakter ni Jesus. Kasi si Jesus, galing sa langit, siya po ay nagpakumbaba dito sa ating mundo. At gusto po ni Jesus na sundin natin siya. Sabi sa Philippians 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, Jesus din naman. So dapat meron tayong pag-iisip na gaya kay Jesus, mga kaibigan. At hindi niyo po ito maririnig sa ibang mga preacher. At ito po, mga kaibigan, yung kapalaluhan sa buhay, kabilang po dito yung mga cosmetics at saka jewelry or alahas, mga kaibigan. Yung mga cosmetics ngayon. At yung alahas, hindi lang po siya sa babae, kundi para din po sa lalaki. At kung hindi mali na magbutas dito sa tenga, iwala ding mali kung magbutas dito sa ilong. At kung ganyan po yung aking itsura bilang speaker nyo, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi, mga kaibigan. Na kung meron po dito nagsusuot ng alahas, hindi po ito patama, kundi tinitingnan lang po natin kung ano ba yung mga kalugod-lugod ni Jesus at atin pong pag-aralan, mga kaibigan, para po tayo ay malaman po natin kung ano po yung kalugod-lugod kay Jesus. Na patungkol po sa alahas, ito po yung mga bersikulo na nagsasabi na ayaw po ng Diyos na magsuot po tayo ng mga palamuti, mga kaibigan. Sa Genesis, Exodus, Hosea, Isaiah, 1 Timothy, and 1 Peter. Pero tingnan po natin yung una. Genesis 35:2-4. Sabi dyan, nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nanga sa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel. At gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kapisan at sumaakin sa daan ng aking nilakaran. At kanila'y, kasi magsasamba po sila sa Diyos, ito po yung pinagawa ni Jacob. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay. Ano po yung nasa kamay? Yung mga singsing nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga. At itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensena na malapit sa Sekem, mga kaibigan. So dyan, kasi magsasamba po sila sa Diyos, pinaalis po ni Jacob yung mga tinatawag dyan na pinaka-Diyos. Yun po yung mga sinusuot ng mga Israelites noon, mga kaibigan. Kasali na dyan yung nose ring na sa India. Kasi kailangan pong alisin yan bago po sila magsamba sa Diyos. At tayo din po ay magsasamba sa Diyos. Kaya atin pong alisin, mga kaibigan, yung tinatawag dyan na pinaka-Diyos. At yan po ay isang pagsuway sa katosan ng Diyos, yung second commandment, yung pagka-Diyos-Diyos, mga kaibigan. Na nagbibigay ba ng pagkamataas yung mga sinusuot natin, mga kaibigan? Yes, pwede, mga kaibigan. Dito, ito yung sinasabi sa Isaiah 4 verse 4 na karumihan. At gusto ng Diyos na makita niya po tayo sa paraan kung paano niya po tayo nilikha, mga kaibigan. At kung gusto niyo po ng teksto patungkol sa makeup or sa cosmetics, yan po sa 2 Kings
9:30, mababasa po natin dyan si Jezebel na isang pagano, siya po ay pinipinturahan niya po yung kanyang mukha. Pero mga kaibigan, malalaman natin dyan na yung cosmetics ay galing po pala sa pagano, mga kaibigan. May malaking tanong dito. Manggagaling ba sa kung ano ang ating nilalagay, ang ating kagandahan? O galing sa ating looban, si Kristo sa ating puso? Saan ba manggagaling? Dapat ay yung kagandahan ng isang tao ay makikita sa looban kung si Kristo ay nasa ating puso, mga kaibigan. For example, ikaw ay isang master painter. For example, kayo po isang master painter. Tapos, magkaibigan tayo, pinakita niyo po sa akin yung pinaka-the best ninyo na painting. Yun yung pinakamaganda sa lahat. At sinabi mo sa akin, kaibigan, di ba napakaganda? At sinabi ko, oo nga, maganda. Maganda ang painting mo. Pero meron kulang. Kaibigan, pahiram nga po pala ng brush nyo. At nilagyan ko po ng kulay green yung kanyang mata. At nilagyan ko ng kulay red ang kanyang lips. At binutasan ko para ilagay ko po yung hikaw sa kanyang paint. At sinabi ko sa kaibigan, oh kaibigan, ayan, maganda na. Now, sa tingin niyo po ba, ipinapakita ko sa aking kaibigan na nagustuhan ko yung kanyang painting? Hindi, mga kaibigan. Pinakita ko lang na hindi ko gusto yung kanyang painting. At ano kaya yung mararamdaman niyo kung kayo yung kaibigan ko? Na binago ko yung inyong painting na pinaka-the best. Ano po yung mararamdaman niyo? Ha? Parang masasaktan. Bakit? Maganda, pero bakit binago niya? Eh, yun naman yung pinaka-the best eh. Yun din po yung mararamdaman ng Diyos, mga kaibigan. Ang Diyos po yung naglikha sa atin at gusto niya po na makita tayo sa paraan kung paano niya po tayo ginawa, mga kaibigan. At yung cosmetics, yun po ay pagtatago din. Alam niyo po ba, nashock po ako sa mga video sa YouTube at Facebook kasi kahit yung mga negra, yung mga maitim, ay kapag lagyan ng lang makeup, ang ganda-ganda na. Yan po ay pagtatago, mga kaibigan. Sabi naman dito na 1 Timothy 2:9, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Na mga kaibigan, yung tanong dyan, gaano ba karami sa hindi ang pwede lang sa Diyos? Kapag sinabing hindi, mga kaibigan ng Diyos, hindi talaga. Kagaya ni Adam at saka ni Eve, sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin yung prutas na yan. Kapag ibig sabihin ng Diyos na huwag talaga, hindi pwede na kahit konti lang, pwede silang kumain. Basta huwag talaga, mga kaibigan. At sabi dyan, yung mga ginto or mga sinusuot natin ng mga ginto, mga kaibigan. Now, or mga wedding rings or mga sing-sing, mga kaibigan. Una sa lahat, Ang wedding ring ba ang dahilan na magiging tapat ang mga mag-asawa? Hindi. Sa isa't isa, hindi, mga kaibigan. Kasi madami na pong nag-divorce ngayon sa ating mga panahon, mga kaibigan. At sabi nila, ang sing-sing po, kailangan po natin yan sa kasal kasi protection po yan. Kahit saan man pumunta ang aking asawa, makikita na meron siyang sing-sing. Kaya yun po ay protection para walang makakalapit sa kanya. No, totoo ba yun? Wala bang makakalapit? Mga kaibigan, alam niyo po ba na yung may sing-sing, yun po yun yung mas pinakamadali pang malapitan at nakukuha? No, kung gusto po nating protektahan yung ating asawa, huwag po tayong bumili ng sing-sing. Yung bilhin po natin ay German Shepherd. At tiyak, wala pong makakalapit sa iyong asawa, mga kaibigan. At dagdag pa po, yung mga palamuti sa ating katawan ay kinukundi na po yan ng Biblia, mga kaibigan. Tumatawa si Kuya Nat, bibili ka na po ng German Shepherd? Okay. Now, ano ba ang ating dapat patnubay sa ating pamumuhay? Personal na opinion ba? Ang gustong-gusto mo suotin to? Yan ba yung ating patnubay sa ating pamumuhay? Or tradition? Or palakad sa iglesia? Okay lang naman sa aming church na suotin namin to, kaya okay lang. Ano ba yung ating dapat patnubay? Or ang Biblia? Yung Biblia ba dapat yung ating patnubay, mga kaibigan? Yes, gusto ko po na ang Biblia po yung ating patnubay. Paano po tayo mamuhay bilang Kristiyano? No, ano ba ang pinakalugod-lugod kay Jesus, mga kaibigan? Next,
Gayun din naman, 1 Timothy 2 verse 9, na ang mga babae ay magsigayap na mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. At ito po ay sensitive na topic, mga kaibigan, kasi ito po ay patungkol sa damit or kasuotan. Now, nang nilikha ng Diyos ang tao, si Adam at saka si Eve, sila po ay modest. Ibig sabihin, meron po silang saktong kasuotan. Ano po kasuotan nila dyan? Wala. Meron po silang kasuotan. Ang kasuotan po ni Adam at saka ni Eve ay yung liwanag ng Panginoon or yung glory ng Panginoon. Yun po yung kasuotan nila. Kaya lang, hindi madodrawing nila dyan. Pero actually, yung kasuotan po nila ay yung liwanag ng Panginoon, yung glory ng Panginoon. Kaya lang, nagkasala po sila at nawala po yung kanilang covering. Kasi yung nalaman dito, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. So hindi pala sila hubad noon. Meron po silang kasuotan, which is ang light ng Panginoon. Pero nagkasala po sila at nakita po nila na sila'y hubad at sila'y tumahi ng mga dahon. Nagtahi po sila ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So yung kanilang tinahi ay mga apron lang na pang cover sa mga dapat i-cover. Sapat ba yun yung apron? Hindi, mga kaibigan. At nang nakita ng Diyos na ano yung sinusuot niya, anong ginawa ng Diyos? Bumaba mismo ang Diyos at binigyan po sila ng coat para matakpan po sila, mga kaibigan. At isipin po natin, kapag makikita ng Diyos yung mga tao ngayon sa kanilang kasuotan, ilang dahon ba yung dapat tahiin ng Diyos? Or ilang coat ba yung dapat ibigay ng Diyos, mga kaibigan? Kung titingnan lang ng Diyos yung makasuotan ng mga tao ngayon, baka kailangan pa ng Diyos na bumaba, mga kaibigan, at bigyan ng tamang damit ang mga tao. Kasi gusto po ng Diyos na simple po tayo, mga kaibigan. Hindi po yung manotis po tayo sa ating pananamit, kundi manotis po si Jesus sa ating pananamit, mga kaibigan. Now to continue, sabi po dyan, sa Matthew 5:28, ay another question po, mga kaibigan. Pwede kayang maging instrumento ang damit para magkasala ang isang tao? Pwede ba yon? Yes, pwede, sabi ni ate. Sabi sa Matthew 5:28, kapag titingnan daw ng isang tao ang babae at magpita sa kanya, siya po ay nagkasala na at nangangalunya na. So, malaki pala yung kinalaman nito, mga kaibigan, sa kaligtasan natin kasama. Kasi kapag ang isang lalaki ay makakita ng babae na di tama ang kasuotan, yan po ay nagdudulot ng tukso at responsable po ang babae sa kanilang sinusuot, mga kaibigan. Hindi ko na po sinasabi na magganyan tayo. Kasi yung prinsipyo sa ating damit dapat ay, ito po, makinig po tayo, tama ang haba. Doon po, tama ang haba. Tama po ang taas dito, parang walang makita dito, at tama po ang luwag. Luwag ba yun? Luwang? O tama, or sakto ang luwang, mga kaibigan. Dapat takpan po natin yung mga parte na pwedeng makatukso. Meron namang iba na ang haba-haba ng kanyang damit, pero napaka-taas din naman ang slit. Pwede ba yun? Hindi. Meron naman na talagang takip na takip dito, pero pagkatalikod, backless pala. Pwede ba yun? Hindi, mga kaibigan, dapat tama ang haba, tama ang luwag, at tama po yung taas dito, mga kaibigan. Yun po yung bilang mga Kristiyano. At hindi po ito sikat na mensahe, kasi salungot po ito sa ginagawa ng mundo. Pero ito po yung Christian standards, mga kaibigan. Meron pong Christian standards ang Diyos. At bilang tapat na preacher para po sa inyo, akin po itong ibinabahagi kasi may kinalaman po ito sa ating kaligtasan, mga kaibigan. So yun po yung kapalaluhan sa buhay, yung mga Trojan horses ng Diablo, masamang pita sa laman at masamang pita sa mata, mga kaibigan. At sana po ay yung lahat ay di po makapasok sa ating buhay. Sabi sa 1 Peter 2:9, but ye are chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people. Ibig sabihin, ang mga bayan, ang bayan po ng Diyos ay peculiar. Ibig sabihin, sila po ay unique. Kailangan makikita po sa ating paraan ng pamumuhay na tayo po ay Kristiyano. Na kahit saan po tayo pumunta, malalaman po nila na tayo ay may Diyos. At dapat po na iba po tayo, mga kaibigan. Hindi po tayo dapat sumunod po sa makamundo ng paraan. Hebrews 12 verse 2, sabi dyan,
namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalakong inilagay sa harapan niya ay nagtiis po sa krus. Mga kaibigan, give up po lahat ni Jesus para sa atin. At kapag atin ding susundin si Jesus, dapat po ay mag-i-give up din tayo para sa kanya, mga kaibigan. Naniwalang bahala ang kahiyan. Ano pong kahiyan sa krus? Kasi hubad po talaga lahat sa krus, mga kaibigan. At umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Si Jesus po ngayon ay nakatingin sa atin na nagsasabi na dahil sa kanya, dahil sa babae niya, dahil sa lalaki niya, ibinigay ko ang aking buhay para magkaroon siya ng habang buhay. Kaya sabi po diyan, napasanin po natin yung ating cross. Yung kaligayahan po ni Jesus na makita tayo na maligtas ay yun po, mga kaibigan. Kaligayahan ni Jesus na makita po tayo na maligtas. At iniwanan niya po ang langit para maabot kanya dito po sa mundo. At willing po siyang iwan ang lahat para po sa atin. At yung iniwan niya yung mabubuting bagay. At yung Panginoon, hinihiling niya sa atin na iwan yung mga masasamang bagay. Willing ka din bang iwan lahat para sa kanya, mga kaibigan? Para kung ano yung kalugod-lugod sa kanya? Challenge ko po sa inyo, mga kaibigan, na kung pasanin po natin yung ating krus at sundin po natin si Jesus. Take note po, yung ating mga gawain bilang Kristiyano ay dapat po sundin po natin yung kanyang kautusan at gawin po natin kung ano po yung kalugod-lugod po kay Jesus, mga kaibigan. Para po sa ating appeal ngayong gabi, sino po dito gustong humingi ng tulong sa Panginoon? Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na gawin ko lang po kung ano yung nakakalugod po para sa inyo. Yun ba inyong nais? Yes, pwede bang makita yan sa pagtaas ng iyong kamay? Yes, mga kaibigan, yun din po yung gusto ng Diyos para sa atin. Sana po ay gawin po natin yung ano po yung nakakaluwalhati at kalugod-lugod po sa Diyos, mga kaibigan. Kasi meron pong standard ang bayan ng Diyos. Sa pagtatapos natin, may pag-asa para sa iyo, ngunit mundo ay kalabang mortal natin. May pag-asa para sa iyo, kaluguran ito'y huwag mong nanaisin. May pag-asa para sa iyo, krus mo'y bitbitin, Panginoon ay sundin. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo na rock and roll ay inaayawan. May pag-asa para sa iyo, TV man ay dapat talikuran. May pag-asa para sa iyo, pati alahas ating iwanan. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa ating pagtatapos, tayong lahat ay tumayo at ating kantahin ang Take My Life and Let It Be. Miracles and the occult. Totoo ba yung mga magic? Lahat ba ng milagro galing sa Diyos?
Tingnan po natin yan bukas, modern, magic, miracles, and the occult. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa pagpatnubay po ng aming napag-aralan ngayon patukol po sa inyong standard, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi po ay tinatawagan niyo po kami na ma-elevate po yung paraan ng aming pamumuhay. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa at patawad po, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na aming nagawa na hindi po kalugod-lugod sa inyo. Kami po ay nagdadala ng pangalan ng Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na masunod po ang iyong kautusan at gawin lang po yung mga bagay na kalugod-lugod po sa inyo. Nawa po sa aming gagawin, dalhin po namin si Jesus, Panginoon, at maraming salamat sa iyong pagmamahal. Dahil iniwan niyo po lahat para po sa amin. At nawa po ay willing din po kami iwan yung masasamang bagay para po masunod ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa po yung aming pamumuhay ay magsilbing mensahe po sa ibang tao para po malaman po nila si Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Bukas, Modern Magic, Miracles, and the Occult. Kamayan po natin yung isa't isa. Salamat! Salamat!